Nagbabalik po ang Good Morning Kuya sa ating paring konsulta mo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga paraan pakikisama sa ating mga kasama sa trabaho, lalo na ang mga tinatawag na pakialamero. Paano ba sila dapat pakisamahan nang hindi ka masyadong na-stress at naiinis? Yan ang ibabahagi sa atin ni Binibining Sheila Viesca, ang CEO ng TalkShop. Good morning, Sheila. Good morning. Thank you. Good morning, Erin. Good morning. Good morning. Viesca. Viesca. Erin. Pakialamero lang, walang pakialamero. So, mga lalaki lang ito. Generic, generic yun, generic. Kasi generic. Alam ko marami mas pakialamero eh. Mas marami ba pakialamero kesa pakialamero? Ay, hindi mo masasabi yan pareho eh. Pareho rin, halos. Oo, minsan pantay. Depende naman sa industriya kung sino yung mas nagdo-dominate, di ba? Mm-hmm. Pero definitely, this intrusive personalities can damage one's morale, yung workload mo, maapektuhan. So we're going to talk about the distracting and damaging intrusions. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yan. Let's talk about that. Oh, let's talk about that. Mm-hmm. Ano ba yung mga industriya na prone sa mga pakialamero, pakialamera? Ito yung mga industriya na high stress and routinary, mm-hmm. tulad ng call centers, mm-hmm. 'di ba? Maraming trabaho at any given time tapos biglang wala. And then there's opportunity to talk, to be intrusive. Ano pa? Sa media, di ba? Yes, those who are exposed in the public figures. Mm. Yes. Media, politics, entertainment. Mm. Bakit? Mm. Kasi you're open to all eh. Mm. Alam ng lahat ng tao eh. And alam mo naman sa mga sitwasyon, yung mga best friends eventually become your worst enemies. Yes. Yes. Bakit? Sila yung mas maraming alam eh. Oo. So, pag nakialam itong mga to, they hit your core, masakit. Mm-mm. Kasi may weight yung mga sasabihin nila. Ano pa, industries that are very competitive, yeah, tulad ng sales. Mm-hmm. Diba? High stress and competitive. Sa law. Sa law, o oh, yan. Marami rin. Oh. Nagmamarunong. Nagmamarunong. Actually, yun yung other term natin, nagmamarunong. So, so lahat ng industries na yan, so, whether room. Because of familiarity, or routine, or competition, yeah. High stress na matatawag yan. Kaya, when we deal with personalities who tend to be intrusive, mga pakialamero o pakialamera, ang titignan mo, affected na ba masyado yung trabaho mo? Mm-hmm. Masyado ka na ba gumugugol ng panahon para asikasubuhin yung mga taong to? Kailangan mo ba yun? Binibigyan mo ba ng oras? Yes. Panahon? Correct. Kasi importante yung oras mo. Mm-hmm. But then, most important consideration, your emotional state. Mm-hmm. Ano na yung nangyayari sa'yo? Mm-hmm. So, if it is something that is worth addressing, mga pakialamera, nip it in the bud. Mm-hmm. Kumprontahin mo mm. kung kailangan. Okay. Pero pag hindi okay. naman, hindi naman nakaka-apis sa trabaho mo, mm-hmm. then let it be. Sheila, ask ko lang, no? Kailan mo masasabi na nakikialam lang siya nang walang magandang intensyon or gusto ka lang niya talaga tulungan? May constructive criticism siya tapos tinutulungan kanya how to do things. When do you delineate one from the other? Well, of course, it comes, Attorney Reggie, with a certain state of mind, mm-hmm. no? Kung negative na yung tingin mo sa mga tao sa paligid mo, mm-hmm. dahil talagang nega pagkatao mo, mm-hmm. eh, mahirap yun. Mm-hmm. Pero if you step back and then see the situation and this person is just someone who wants to mentor you, yeah. gusto kanyang turuan step by step, mm-hmm. may iba lang siyang paraan, may mga pagtatanong lang siya, then it's up to you to control the conversation. Yeah. Mm-hmm. May mga tao naman who want to coach you. Pero kung sa work, no, parang okay lang. Kunwari, sabi ko, at Lilin, ganito dapat gawin mo, ganyan-ganyan. Pero kunwari, sa buhay, personal. Kunwari, hindi kayo close. Parang, at Lilin, huwag mo nang pakisamahan yung tao na yan kasi salbahe yan. Or yung pakialamera na ba yun? Oo, you have to know where to draw the line. Siyempre, ikaw ang magdodraw yeah. ng line eh. Because we have to accept, there are definitely companies mm-hmm. with that kind of culture. Yeah. It's open, di ba? Family environment. And there are industries na medyo ganon, pero hindi naman mm-hmm. talaga. Mm-hmm. And also consisting of personalities who are highly competitive. Mm-hmm. And yun, basta iwi-weigh mo dyan kung ano yung...
kung ano yung kaya ng pagkatao mo. Mm-hmm. Because every time you address these types of situations, mm-hmm. you either have to level down or to be worse than who you are. Kasi kailangan mong pakibagayan eh. Yeah, yeah. So, kailangan bang i-confront? Kailangan mo bang i-prove yung sarili mo? Because your reputation is being damaged o nadi-discredit ka na yung ideas mo. Or, deadmahin mo na lang. Deadmahin mo na lang. Yes. Okay, ito may katanungan tayo galing kay Paul Martin Gomez. May bago po kong office mate. Hindi naman kami close, pero lagi niyang hinihiram ang cellphone ko. Akala ko po makikitext lang, kaso yung pala, binubulat-lat niya yung mga messages ko. Ano po ang dapat kong gawin? Bagong friend, ha? FC. Feeling close. Masyado siyang nagtiwala. Masyado yung binigay niya agad yung phone. Oh. Dapat hindi ganun, di ba? Ang tanong ko naman kay Jerry, ba't mo naman pinapahiram mo? Kasi naman lahat ng tao ngayon may phone na. Yeah. Diba? Yung minsan, yung partner mo, hindi mo basta maipakita yung phone mo kasi privacy, di ba? Or sa ibang tao na hindi yung mo makilala. Correct. Again, you have to draw the line. Ikaw pala yung bigay ng bigay. Ikaw yung oo ng oo. Tapos nagre-reklamo ka, pinapakialaman ka. Ikaw yung kwento ng kwento. Tapos pag alam na ng buong kasamahan mo yung problema mo sa buhay, maiinis ka. So draw the line. Minsan may mga archetypes tayo, mga martyr archetypes. Yes tayo ng yes. Mm-hmm. And we do not know anymore how to say no. Yes. Intelligently. Mm-hmm. Kasi may mga tao naman, hindi naman kailangan mag-yes kahit hindi naman sila masasaktan eh. Mm-hmm. But once you keep giving, they will assume. Abuse. Oo, na pag merong kailangang abusuhin o pakialaman, ikaw yun. Kung ikaw naman yung pakialamero, pakialamera, paano mo malalaman na pakialamero, pakialamesta, na hindi sinasabi sa'yo nung... Kasi minsan, hindi mo naman talaga meant na makialam or maging destructive. Walang intention. Gusto mo lang tumulong. Pero yung pala nagiging dating mo sa ibang tao, pakialamero ka na or pakialamera. O paano malalaman yun? Kung sa cubicle mo, wala nang pumupunta. Iiwasan ka na eh. Tama na sabi ko po, biglang may lalas. Maski ni makeup artist. Wala ka na makeup artist. Wala ka na sa kasabay kumain. Ayaw na sa kabay sa kanilang salamista. O kaya yun, naalala mo, lunchtime na sila, tapos na. Kasi lahat ng tao na hindi, they do not know where to draw the line, talagang lalayuan ka. Unfortunately, there are situations in our life na hindi tayo aware. And luckily for us, minsan may magsasabi sa atin, there's a family member who will tell us na, oh, tama na to, medyo may pagkaganito ka. Otherwise, be observant, be mindful of your environment. Yes. Kasi when you work in a certain company, the values of that company become your values. And you will only thrive if your values, if your personal values resonate with the values of that firm. So kung hindi ka ayon sa mga nangyayari, sa mga pakikialam na nangyayari, and you know that that is part of the culture, umalis ka na. Pero kung ito yung gusto feeling mo, culture, gusto mo, komportable ka, kakayanin ng puso mo, then go ahead. Just give your best. Mean well, do well. And then reach out to the different personalities. Kasi kahit lumipat ka naman sa iba, may ganun pa rin. May ganun pa rin. Most likely, may ganun pa rin. And the rest will follow after that, di ba, somehow. And what is the proper way of confronting this type of people na sobrang pakalamero, pakalamera? Paano mo sasabihin sa kanila, oh, hinahinay ka lang, ganyan? Ah, okay. Merong mga tao kasi na talagang confrontational because they want to be the one given the attention. So, kailangan yun, sasabihan mo, pero make sure that you are in an environment na alam mo yung ginagawa mo. For instance, nasa boardroom kayo, nasa isang meeting, binabara ka nung tao or may mga nire-raise siyang mga issues na medyo personal, then you have to be upfront and tell him, o teka muna, huwag na natin pag-usapan yan. Pero mag-iingat din kayo dun sa mga tao naman na talaga naghahanap ng ganong sitwasyon. Papakialaman. They really want to put you on the spot. May mga ganon eh. Yes. Ang masasabi ko lang, lagi mong tatanungin, bakit niya ginagawa to? If you know the motivation of that person, then you will be able to adjust to that and address the situation. Mm-hmm.
Jerry, tanong. Okay, may tanong po tayo mula kay Mr. Nel Sumayod. Paano po pagsasabihan ang ka-office mate na hindi marunong magbalik ng gamit sa tamang lalagyan? Ako, nakakairita na po kasi. Ako, lagyan mo ng string, yung tali. Tali mo sa desk mo para kahit kuhanin eh. Hindi siya makakalayo. Kung meron ng pangalan, makikagamit mo. Lagyan mo ng pangalan. Ng sign. Please return. Or please, oh, lagyan mo ng pangalan mo. Kaya lang hindi pa rin nila binabalik eh. No? So how do you handle that? Well, hindi naman yan malicious eh. Minsan talagang ugali ng tao, no? O kaya may memory gap na talaga. So you have to tell the person. It's always better if you're going to talk about anything sensitive or critical to give that to the person yourself rather than to talk to another tapos may magsasabi sa kanya. Masakit yun eh. It only works kung positive yung sasabihin mo. So pag mga ganyan, sabihin mo lang, pwede ba ibalik mo? Kung hindi niya ginagawa, then bigyan mo ng isa pang pagkakataon. And then the third time, ibahin mo na yung lugar. Bayaan mo na siya magtanong. Alam mo, Sheila, the problem with Filipinos kasi, parang we're too sensitive. Kung nga rin sinabihan mo ganun, uy, balik mo naman yan. Parang hurt na sila agad. Oo, parang anong feeling mo, ninanakaw ko. Yung ganun kagad defensive, di ba? Minsan nga nakakatawa pa. Kasi ikaw yung hiniraman. Tapos in return, ikaw pa yung mahihiya. Uy, pahiram naman ang boyfriend ko. Di ba ganun? Para lang maibalik sa'yo. Or sabihin mo, parang familiar yata sa akin yung ikaw ba ito? Di ba? Parang nakakahiya. Oo. Para rin sa pangungutang yan eh. Mm. Di ba? Hindi sila nahihiyang mangutang, tapos ikaw pa'y nahihiyang manihin. Nasa culture yata talaga natin eh. No? Oh, we don't want to offend. So we end up being very submissive at our own expense. Oo. Magandang lesson yan in assertiveness. Mm-hmm. Kasi kailangan maging upfront ka, maging honest ka. When something is wrong, when something is not right, you give the opportunity to the other person to change. Mm-hmm. Ang importante dyan, maganda yung pinanggagalingan, maganda yung intention mo. Mm-hmm. Now, if they misinterpret that, siguro hindi mo nakasalanan yun. Mm-hmm. Kasi, oo, you have to preserve the integrity of your person eh. Pag may mali sa'yo and gusto mong matama yan, hindi naman sila mind reader eh. May mga tao na masasaktan, pero mas maraming tao makaka-appreciate nun. And even if at the onset masaktan sila, eventually, marirealize nila that they have helped you along the way. May tanong si Grace Anchu. Lagi pong hinihiram ng ka-office mate ko ang cellphone kong touchscreen for an excuse na kailangan daw niya ng GPS or something. Pero inaabot po siya na 3 oras, actually sa social media lang. Gusto ko sanang itigil na niya ang panghihiram kasi masisira yung phone ko ng ka-charge. Kaso malapit po kami magkaibigan at baka isipin niyang andamot ko naman at ma-offend siya, ano daw ang gagawin niya. Itali niya rin sa table niya. Or itago niya, di ba? Wala yung cellphone. 3 hours? 3 hours sa studio. Eh, baka cumulative yun. Social media. So, once again, no, yun yung hindi natin kaya na magsabi ng no. Yes. And then, we allow other people to be, we don't allow them. We create people who are to become intrusive or manipulative, even abusive. Kasalanan ba nila? Hindi ka humihindi. Siyempre, kasalanan mo. Mm-hmm. Diba? Oo. You keep allowing it. Mm-hmm. Tapos, pag nandyan na, nag-i-implode ka or hindi mo na alam yung... Pero, ilang buwan mo na pinabayaan na 3 hours, nawawalan ka ng battery, pag emergency, wala ka. Yeah. So, learn to say no. Mm-hmm. Because, even if in the beginning, mawawalan ka ng mga kasama sa lunch, iiwan ka nila mag-isa sa cubicle mo, alam mo naman that you will be a stand-up person for doing what is right. Mm-hmm. Rather than... O sige, out kayo sa lunch, ikaw pa naglilibre, kahit inubos na nila yung charge ng cellphone mo. Tapos pag nag-implode ka, minsan ka magsalita, sinsanay na sila na ang bait-bait mo, ikaw masama, o di lalo kang nawalan. Yes, even the integrity of your person, wala. Kasi nakiayon ka sa mali. Alam mo mali. Eh para daw gagawin dun sa mga kumukuha ng gamit ng mga walang paalam, bigla na lang kukunin. Isumbong yan sa HR. Ipablasan sa police. Bolpen. Iwan
pagka ng pagkakataon, ano, makikita na lang suot-suot mo yung mga gamit suot-suot nila. Pakilala ko yan. Oo. Once again, HR ka agad, di mo na pwedeng kausapin. Yan, medyo kami yun. The golden question will always be, why? Mm-hmm. Why is this person doing that? Mm-hmm. Kasi, ang lagi nating tinatanong, ano ba ang problema niya? Ano ba nagawa ako? Ano ba yung policy? Mm. Pero why is this person doing that? But it can be a personality also. Yeah. It can also be a disorder, something like that, na parang they just get the things that they want. There can be people who are naturally intrusive because they are competitive. Masyado silang goal-oriented. Nakakalimutan na nila na mga tao yung kasalamuhan nila. Minsan naman, yung mga taong mahilig mag-please. So, they are social charmers. Basta nandiyan yung mga kabarkada, nawawala na sa sarili. Nah. Parang, if you are the type of person who keeps giving in, who has a tendency to be submissive, ikaw yung mai-echa puwera. And there's a tendency for you to get exploited in the process. Kasi, pag nandiyan yung mga kaibigan nila, wala na sila. Yes. Ma'am Sheila, like what to add to Reggie was saying, oh, because Filipinos are insensitive. Do you think that because we are scared of, like, friend mo siya, natakot ka because your friendship might be in the verge of, you know, pag sinita mo siya, do you think that we are creating them and not, what you call, teaching them? Oh, definitely that maraming... This is not wrong, correct? Yeah, Doc, tama yan. Maraming Filipinos with a martyr archetype in them. Pero mas marami yan sa mga lalaki, sa mga Filipino, rather than the females. Talaga? Kaya yung females would usually be upfront. Oo, sabihin mo pag sa akin yung nararamdaman mo. O kaya, bakit mo kinuha? Sinabi yan. Ano nangyari? Bakit ayaw mo na pala yan? Pinapabayaan mo pa ako. Di ba parang ilabas mo lang? Sige, sige, sige. Maglagap ka na ng sungay. Pero mahirap rin. Pag hiniram mo yun. Sa mga lalaki, there's a tendency to just shut down. Yeah. Kung hindi naman, kung hindi masyadong nakaka-violate naman ng space mo, okay lang. Eh kasi yung iba okay, yung pala hindi na okay. Tapos na umuho yung galit sa loob nila, and then they'll explode. Correct. Mas maganda yung masabihan ka agad. Yeah. Okay. So, Communication, and it's about sensibility. We tend to be very sensitive to the situation of the other person. Paminsan-minsan naman, isipin mo yung sitwasyon mo. And then, what you will compromise. Kasi there are certain situations na pwede mong pagbigyan. Meron naman na hindi pwede. Kung yung cellphone mo naman, pangatlo na sa mga gamit mo, may dalawa ka pang extra cellphone. Tapos, only text, only call naman yan, di okay lang. Pero kung dyan nakasalala yung mga appointments mo for the day, then wag, yeah. And do not be afraid to lose people who tend to be abusive or intrusive. Kasi hindi mo sila kailangan sa paligid mo And if you do retain them as friends, you know that they will be better individuals because you have spoken up when they were crossing the line. Tawag daw dyan, Miss Sheila, tough love. Oo, tama yan. Okay. Salamat, Miss Sheila Viesca, CEO po ng TalkShop. Saan kanila pwedeng tawagan at mapuntahan for additional information and trainings? No? Thanks, Lynn. TalkShop is located in Salcedo Street, Legazpi Village. You may reach us by calling 894-5588 or 0917-877-5588. We offer programs in personal effectiveness and leadership. Topics like this are discussed because it is as important that you know yourself and equally that you know your people, the personalities in the workplace. Ayan, thank you so much, Miss Sheila Viesca.